Magandang buhay mga Repa Pips. Nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Siyempre, dito yan ulit sa Maddie's Bike Shop. Dito yan sa Malinta, Valenzuela City. Ayan. So magbabike check tayo dito mga Repa ng kanilang project built bikes. Siyempre, signature yan ng Maddie's Bike Shop. Sa mga gustong magpabuo, magpa-assemble ng kanilang mga pinapangarap na mountain bike. Lalo na ngayon sa darating na Pasko. So, tamang-tama sa inyo ang video na ito. So, ito ay isang halimbawa ng kanilang project-built bikes, ang Mountain Peak Everest. Napakaganda nito mga Repa Pips. Pero bago natin simulan ang bike check nitong ating napakagandang project-built bikes, ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, bike vlog, at vlog ng kung ano-ano pa. Kaya ano pang iniintay natin mga Repa Pips? Subscribe na sa aking YouTube channel. And mga Repa Pips, simulan natin ang bike check nitong Mountain Peak Everest Project Built Bikes. Napakaganda nito mga Repa Pips. Napeki ako dito. Akala ko nung una, carbon frame siya sa ganda nung kulay niya. Matte black kasi mga Repa Pips. So, tapos smooth welding pa rin siya. Ang sarap himasin nito mga Repa Pips. At tingnan nyo, buong-buo dito sa may bandang head tube. Tapos may konting bend lang siya dito sa top tube niya. Konti lang naman, no? Yan. Tapos yung decals niya, mga Repa, ano lang siya, makapal na decals. Yan ang nakakapa natin, no? Kapalo. Pati dito. Sa malayo kasi, napiki ako, eh. Para siyang reflectorized sticker pag kinapa mo at pag nilapitan mo. Dito naman sa ilalim, ayan, eto. Yung water decals sa may bandang ilalim. Ayan, ganda, oh. Mountain Peak. Yeah. And by the way, hi, way, mga Repa, ang kanyang seat tube ay 17 inches ang size. So that is large. Ayan, made from aluminum 6061, made by Mountain Peak. At yan ay hydroforming quadruple batted tube ang haba. So apat na puwet ang pwedeng umupo dito. De joke lang. So mas maraming batted, mas matibay. Kung ito ako nagkakamali, ito na yung pinakamarami yung quadruple. Let. Merong double, merong triple, ito na yung pinaka marami. At dito, smooth welding pa rin sa may bandang C-tube, pero dito sa may bandang ilalim, marahin na tayo makikita ang uod ng pagkaka-welding. At itong down tube mga Repa, makapal or malapad na parektangle. Ayan, hanggang dito, you know, lapad nito mga Repa sa antaba. Ayan. At syempre, nandito na rin naman tayo, nahawakan ko na, baka makakalimutan ko. Ito yung lalagyanan ng water bottle cage. Ayan, di ba? Tapos may konting bend yung seat tube niya. Konti lang naman. Punta naman tayo dito sa kanyang chainstay mga Repa Pips. Ang lapad. Ayan. Hindi siya yung ordinaryong lapad na nakikita natin sa mga built bikes. Mas malapad siya dun. Ayan, hanggang dito, malapad pa rin. Pero magkaiba na siya ng size. Kumbaga malapad din, pakitid. Ayan. At may Everest pa rin dito. At ito kagandahan mga Repa. Meron siyang protective film manifest na clear. So hindi agad-agad magagasgasan yung chainstay nyo pagkabili. Pero advice ko na rin sa inyo. Pagkabili, hanap na kagad kayo ng plastic o kaya tela na chain guard. Ayan. Para safe na safe, diba? At syempre, wala siyang bridge. Pero meron siyang cable stopper dito. Kung hindi ako nagkakamali, yun yata tawag doon. Paglalagyan mo yan ng cable housing, tapos ang FD na gagamitin mo dito, ang clamp type down pull. Ayan. Kung dito lumabas yung dalawang kable, malamang dito pumasok yan, isa, tapos dalawa. At meron pang isa dito para yan sa cable ng FD. Kasi naka 1x lang tayo. So single and ready to mingle. Hinahanap niya ang forever. So punta na kayo rito para kayo na maging forever nitong Mountain Peak Everest Project Bike. Siyempre, true axle yan. Hindi yan false. True yan. Ayan, yung dropout niya, napaka-simpleng tingnan mga Repo. May isang tornilyo. Yun, ganda. Tapos nakabuka siya. So, pag nakabuka yung ating frame, sigurado, nasa loob ang caliper. O, kita nyo. Pero kapag yan masikip, nasa labas ang caliper. Ayan, ride without limitation. Yan ang ating
moto sa ating mountain peak. Ayan, pa-square. Tapos medyo pa-bladed na rito. At walang bridge dito sa may bandang chainstay. Matibay pa rin niya mga repa kahit walang bridge yan. Ang ganda nito mga repa pips. Oh. At dito tayo ngayon sa head tube niya. Ang head tube niya ay tapered na 42. 42 yung taas, 52 yung baba. Nakita nyo, may sexy oh. Parang korte ng Coke. May bewang. Oh, di ba? Ang ganda. At may logo yan ng Mountain Peak. Sinukat ko yung head tube niya mga repa. 110 mm ang haba. Yan. O, di ba? At dito tayo ngayon sa suspension fork niya. Ang suspension fork niya mga repa pips ay gawa ng Mountain Peak. Ayan. Air X5 ba to? XS. Palagay ko X5 na 32 mm yung kanyang stanchion. Kapal na to. Yan. Air fork. Alloy. Alololoy yan. Ayan. Siyempre, mayroong manual lockout. May fine tuning, mga repa. Hindi lang siya close open. Pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lang. 7 clicks. Pwedeng kalahati. Pwedeng 1 port. Nasa sa iyon. Siyempre, air valve cover. Ayan. So, dati akala natin walang nabibili ito. May nabibili pala nito sa Shopee. Ayan. At ang ating stanchion travel, 118 mm. Medyo may kahabaan siya. At andito sa kabila yung rubber, indicator ng sag ng iyong air fork. Iilan lang yung bike na nababike check natin na nasa right side. Ayan, dito yung rubber. Karamihan nandito sa left side ko. Ayun oh, ganda oh. Siyempre, sticker lang to mga repa. Itong Mountain Peak, pwede niyong tanggalin pero para sa akin huwag niyo nang tanggalin. Ang ganda kayang tingnan oh. Yan. At siyempre, bago kayo gamitin, lalo na sa mga naka-airfork, check your PSI. May guide sa likod ng ating airfork kung ano yung PSI na dapat para sa inyo kasi nakadepende yan sa inyong bigat. Ayan, itutugman niyo sa inyong bigat. At dito tayo ngayon sa hubs. Ang ganda ng hubs mga repa. Kulay blue. Matte blue ang kulay niya. Torpedo. Speed 1 torpedo. Yan, pwede ba sa tubig to? Torpedo, no? Bilis na to. Alloy Lodi. Tapos, seal bearing siya, Lodi. Alam ko, convertible to sa true axle, mga Robby. Mga repa. Robby tuloy. Mga repa, di ba? Quick release yan. Yan, pero pwede yan i-convert sa true axle kasi yung likod natin, true axle. Ayan, so una ka true axle yung likod, parehas naman yung hubs niyan. Sure tayo, convertible to sa true axle. 32 holes yan, stainless ang ating spokes. Siyempre, double wall alloy na rims, 32 holes din yan. Na ang tatak ay Aeroic tubeless 32 holes series. So, kung tubeless ang rims natin, yung gulong natin ay tubeless ready na rin. Nagawa yan ng Maxxis Icon. Ayan, salamat dun sa subscribers natin. Mali pronunciation natin dati niyan. Icon ang pronounce natin niyan. Pero sabi sa akin, Icon pala yan. 29 by 2.20. So, ayan mga repa pipso. TR, tubeless ready. Ayan. At ito napansin ko dito sa gulong na ito mga repa pips. Prestable yata tawag dito. Mapayat siya oh. Payat. Di ba, mga repa? Yan. Sukat nito, 29 by 2.20. Fast rolling na to mga repa kasi mapapayat, mabababa ang kanyang spikes. Oh, di ba? Ang sarap nito mga repa. Pero tamang-tama to sa kalsada. At sa kabila, ganun pa rin. Speed 1 torpedo ang bilis nito. True axle. Ayan yung mga sinasabi ko sa inyo kanina, repa pips. Yan, 32 holes made of alloy. Seal bearing yan mga Lodi. Stainless ang ating spokes. 32 holes na double wall alloy na rims na may tatak na Aeroic tubeless double wall spec 29. Eh, may nakalagay pala dito mga repa piso. STRU 18mm high 23mm. Ah, ito siguro yung 23mm yung taas. Tapos yung lapad 18mm. Siguro yun yun. Yan, wala tayong masyadong alam sa rims eh. Yan, 14G, 32. Oh, saan kaya yung 14G? Hindi ko alam yung G. 32 holes lang alam natin. Tapos Maxxis,
icon 29 by 2.20 na gulong ang gondo, mga Repops. Gum wall. Ito ang ating gulong. Gum wall. Ano? Ano to? Bubble gum. At dito tayo, mga Repops, sa hubs niya. Pakinggan nyo naman. Tingnan nyo naman. Oh! Oh! Diba? Tunog mayaman. Oh! Gulong pa lang kasi pang mayaman na. Joke lang yun. Ayan. Ang cards natin, ang tatang ay heroic. Ayan, mga Repops, nakikita nyo ba? Ayan, heroic. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 speed. Na 11 to 58. Wow! Laban to sa ahon, mga Repops. Makakapunta ka sa bundok na to. Mamumundok ka dito. At lalo na yung RD, kita nyo naman. Hindi lang yung cogs or yung hubs ang tunog mayaman. Pati yung RD. Oh, Diore na may clutch. Kung hindi ako nagkakamali, mga Repops, M6100 yata itong Diore na to. Yan, ito yung clutch, oh. Para sa baguhan na kagaya ko, syempre, natutunan ko lang din sa iba. Itong clutch na to, ito yung para hindi siya mag-bounce, oh. Nakita nyo, mga Repops, oh. Nag-lock na siya. Ayan, pag binaba mo to, ayan, lambot na siya, magbabounce na siya. Yan, oh, sana may natutunan kayo, mga Repa. Oversize ang ating pulley dito, saka dito. Ayan, alloy yata to, mga Repa. Ito, yan, ang ganda nito. Ang laki, mga Repa. So, oversize, ang laki. Ano kaya pinagkaiba ng oversize sa standard size? Meron ba ano yun? May gain ba sa speed yun? Yan, pa-comment naman, mga Repops. Siyempre, ang ating kadena, X11 lang nakalagay. Ayan, X11. Hindi ko alam kung anong kadena itong X11 na to, eh. At ang ating crankset ay Sagmit Evo 2. Parang kotse, ah. Yan. Tapos tingnan niyo yung korte ng ating crank arm, oh. Oh, parang buntis. Ano rito, malapad dito. Ayan. Crank arm niya, 170mm made of alloy. Siyempre, Halotech yan. Halotech, pasukan. Tingnan natin kung may labasan. Wala, walang labasan. Sarado. Tapos, removable chain link, mga Repops. Ito ay direct mount na chain ring. Pag sinabing direct mount, mga Repa, walang tornilyo dito sa labas. Ang tornilyo niya, nandito. Yan. Ito yung isa, oh. Ayun, tatlo yan, mga Repa, tatlo. Yan, pa-triangle yung tornilyo niyan. 34 teeth ang ating, ay 36 pala, mga Repa. 36 teeth na bakal na chain ring. Ang ganda na ito, mga Repa. Pipso. 36 teeth. Sana all. At ang ating seat clamp, Sagmit na alloy, 34.9mm. At syempre, ang seat post natin ay 31.6. Ang taba, straight seat post, double bolt, kasi dalawa yung tornilyo, straight na straight yan. Kita nyo naman, unat na unat. Yan, sa mga mahilig sa straight. Ang kapal, oh. May mountain peak dito. Wala lang makikita ang mga model ng ating seat post, mga Repops. Pero may nakalagay na mountain peak. Ayan, at ang upuan natin, uy, ang laki! At ang haba nito, mga Repa. Diba? Ang kapal ng ating foam at ang lambot. Ang sarap nito. Heroic ang tatak. ASF 20. Merong hiwa at butas dyan. Dyan dadaloy ang ihi mo at dyan sisingaw ang utot mo. So, hindi mo na itataas yung puwit mo pag uutot ka. Yan, pasingawin mo na lang dyan. Pwede rin dito, dumaloy yung ihi mo at dito rin sumingaw yung utot mo. Ganda na ito, mga Repops. So, mga mahilig sa mataba at mahaba, oh. Tamang-tama itong upuan na ito. Yan. At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. 790mm ang haba na ito, mga Repa. Oil slick. Repa, Sagmit ang tatak, low rise, kung hindi tayo nagkakamali, Sagmit static, ang ating handlebar, oil slick, made of alloy yan, mga Repa, tingnan nyo naman, oh. Yan, para siyang butterfly yung kanyang handlebar. Tapos negative na stem gawa ng Mountain Peak SH280. So mga Repa, negative yan, ha. Pag binaligtan niya, medyo parang ang sagwanan tingnan. Ayan, so hindi nyo na ito pwedeng baliktarin. Naka-negative talaga siya, mga Repa. Medyo malaki-laki yung pagka-negative niya. Ayun, no? Negative 25 degree. Positive 25 pwede rin. Kaya lang, parang kasagwa na siyang tingnan kung ipapositive nyo. 80mm ang haba. Made of alloy.
Ang ating headset, syempre, gawa ng Mountain Peak. Ayan, oh, nakikita nyo, ang ganda. Diba? Sarap nito. Sealed bearing, Lodi yan. At ito, mga repa. First time ko makapag-bike check na ganito ang hydraulic brakes. SRAM level. Yan, SRAM level na two-finger. Ganda. At na-adjust yung ano niya, distance ng lever niya dito sa grip. Ito, pihitin nyo lang tong tornilyo na to. Nakikita nyo ba, mga repa pips? Yan. Siyempre, ganun din sa kabila. Yan. Sa gilid pala siya binabaklas. Hindi kagaya ng ibang lever, nasa taas yung cover. Ito nasa gilid, oh. Yan ang ganda, oh. SRAM. Ang laki niya. Siyempre, Diore 11S na shifter. Wala siyang indicator dito. Palagay ko, push-pull to. Push-pull. Uy, ang lambot. Uy, sarap nito. Ang grip niya, mga repa, aerobic. Goma to, mga repa. May katigasan. At may cover na plastic dito sa bar end cover. Yan. Madali nang baklasin to. Tatanggalin mo lang to. Mahuhugot mo yan. Hindi kagaya ng iba. Dumidikit sa handlebar. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. SRAM din, syempre, na caliper. Ito maganda ka na, mga repa pipso. Pwede mong tanggalin yung brake pad nang hindi na tinatanggal yung caliper. Tanggalin mo lang tong pin. Makakapaglinis ka na ng brake pad. Panalo yun. Ganda. O, di ba? Post mount yan. At ang ating rotor, 160 millimeter. Siyempre, gawa pa rin niya ng SRAM. Kapal, oh. Nakakapalan ako kumpara dun sa ibang rotor na nakikita natin sa built bikes. Ay, hindi nga pala to built bikes, mga repa. Project bike nga pala to. Ayan, sa kabila, di ganun pa rin. SRAM na caliper. Ayan, oh. Na post mount, sa frame siya mismo naka-tornilyo. Maluwag-luwag siya, madali siyang baklasin. Lalo na itong kanyang brake pad, pwede niyong tanggalin nang hindi tinatanggal yung caliper. At SRAM na 160 mm na rotor. Ang ganda nito, mga repo. At ito yung kabila ng ating crank arm. Sagmit Evo 2. Dito siya inigpitan, mga repa. Oh, buti pa yung bike, may BB. Yan, may BB, oh, may BB. Yung nanonood, walang BB. Di joke lang, mga repa. So, palagay ko wala na ako nakakalimutan dito. Ang ganda nito, mga repa pips. So, thumbs up. So, yan, mga repa pips, ang ating bike check video ng Project Mountain Bike dito yan sa Maddie's Bike Shop. Ang Mountain Peak Everest. Ayan, nagkakalaga nga pala to ng 38,000 pesos. Meron tong freebies na damit, helmet, bike lights, bike tools, tapos gloves, saka water bottle cage. O, kita nyo naman, o. No? Matanggap nga pala sila rito, mga repa pips, ng card. Yan, sa mga may credit card, sana all may credit card. Home credit, GCash, at syempre ay cash. Ayan, o. No? So, marami pa sila rito, tinitinda mga project bikes, high-end bikes, mid-end bikes. So, punta na agad kayo dito, baka maubusan kayo. Ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Map. So, road to 8,000 tayo, mga repa pips. So, maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na bike check videos. Paalam. Bye-bye.